Good evening, Sunny. Tanong ko lang kung saan magandang maglaban, sa tag or cup derby. Thank you po. Ako, sa totoo lang, pinakamaganda talaga po sa tag derby. Mas malaki ang premyo, mas madali pa yung pag-aalaga mo sa manok mo. Kailangan nga lang, siyempre, medyo kailangan mo ng konting, mas dapat, mas maselan ka. Sa cup derby po, kung titingnan ninyo, hindi ganun kalalaki yung mga labanan. And cup derby, may tinatawag po tayo dyan na big boys or talagang big time. Sometimes, sa cup derby kasi, minsan, yung manok mo, 3-year-old, so you were happy na, wow, hinog na ang manok ko. But sometimes, you're not sure na ang kalaban mo, 5-year-old, the same pa rin ang bulsa yung lumaro. So, minsan, hindi ka nakakasiguro. May mga idol na matitibay talaga. Sa stag derbies po, pare-parehas po yan, walang idol dyan. Pag nakalaban ninyo ako, tinamaan yung manok ko, mararamdaman ang manok ko yan. E sakat po, hindi tayo nakakasiguro. Nagugulat kayo yung mga big event. Sabi niyo, ay, ang hina naman tumari, hindi makamatay kagad. Hindi po, talaga lang po may pagkakataon na napakatibay ng manok. Di ba? So, mas malaki po. Para sa atin po mga maliliit na magmanok, magmamanok, pinaka the best pong lumaban sa stag derby. Less pa po yung inyong kumbaga sa puhunan, kailangan lamang po magaling po tayo magpalakit talaga ng manok natin at medyo masipag tayo maggalaw. Sa cups po kasi kaya minsan kahit ang hindi ka ganun kagaling maghanda because of the experience ng manok mo, for example, 3-year-old na magaling ka lang mag-score, maganda ka lang magpakatawan. Actually, kahit minsan sa day of fight, sa cucks po, pwedeng hindi mo napakainin, lalo na yung mga 3-year-old, 4-year-old, magugulat ka, baliwala na lang sa kanila yung walang kain, they would hit the same or much better pa nga when they're empty, makikita mo yung gigil nila. So, mas mahirap po sa cucks, mas madali po sa stag, and pabor po sa atin, imagine the age, they have what we call this the local banded, local to local, national to national. So, makikita mo na yung laban na ng playing field, almost pare-parehas yan. It will depend na lang how good you are when it comes to bringing up your stags dun sa labanan. Kaya po, di ba tayo, nagkakaroon po tayo ng mga fine-tuning na tinatawag kasi every year we do have a different breed of experimental. Ayun naman, sabi mo, engineer, same mating. Opo, same mating. Pero, ang environment po plays an important role. Minsan, yung environment, siyempre, nagkasisyo sila, bumagyo, no? Nagkasakit sila, nagkasipon sila, even though they have the same bloodline, pwede yung hindi kasing galing yung performance nila from last year or much better naman ngayon kasi mas maganda yung klima, hindi masyadong tinamaan to ng bagyo, hindi masyadong mainit dito sa lugar na to, marami po. And then minsan yung ating natawag po dito, yung ating range area, dahil po pangatlong lagay na natin doon, pwedeng nasubside na po yung mga tinatawag natin na mga minerals doon sa lupa. So, syempre, hindi na ganun ka-healthy o ganun kaganda yung nakukuha nilang nutrients. Pwede po nakaka-affect yun doon sa performance ng mga stag natin year by year. Okay? Ayan. So, number 15, si Dalarig, Ginong Pugnelo, no? Magandang gabi at sa iyo, Idol Engineer Sunny, at iyong mga taga-subaybay. Ang tanong ko po ay kapag po ba galing sa matinding sakit at naka-recover naman sila, ang inahin at ganador, maaari po bang maipasa ang sakit sa mga magiging anak nila? Salamat po ng marami. Opo, pwede po maipasa yan. May mga sakit po sa talaga na minsan nakaka-recover tapos na ipapasa po nila yan. Kaya kung makikita nyo pagka may tinatawag po sila yung titer, kung halimbawa ano po ba yung mga pumasok doon na sakit na nilabanan, nagkaroon ng immunity, pwede po yan. Minsan nga po, mayroon mga sakit na hindi po lumalabas sa US. Dito na po, lumalabas sa atin mga virus na pwedeng masira yung mga binti. Yung simple na gano'n na naipapasa nila. So may sadya pong sakit na naipapasa nila yun. Ngayon po, mapapansin nyo po, ako po, is, of course, with Thunderbird, may mga doktor po yun. May sadya nga po sila, sabi nila, itong mga manok mo, mga bloodline na ito, meron na itong masasakitin na sila, dala-dala na nila, na ipapasa nila sa mga anak nila. At manonotice nyo naman po yan. Kaya po, as much as possible, kapag nagko-commercial ka, you try to breed those younger age, yung mga younger na mga pullets to 2-year-old para yung kalakasan ng katawan nila. So, yung mas manalalabanan nila yung mga sakit na yun na meron. So, yung mga anak nagiging mas healthier compared doon sa mga older hens kasi syempre, may papasa. So, yun po yung mga difference nun. So, kailangan po, we have to choose the best, lalo pa sa panahon ngayon. Ngayon, kung kayo naman ay matyaga, yun po mangyayari niyan. Kung ang feeling niyo yung mga gumaling lang sa sakit,
mahugulat ko kayo. Halimbawa, kuraysa, nasa paligid lang din yan or nasa inahin, may papasa po nila yan. So, pagka ganyan yung may bahay natin hahanapin ha, yung mga mahilig talaga din sa ano, mga sabongero. Okay. Okay ha? Brando, I'll give you ano ha, what we call this, tawag dito. Assignment. Iyan. Pag-aralan mo yan. Di ba sama yan? And I cannot give you all, pero pwede mong subukan para po makita mo sa iyong sarili, ay oo nga, ganito. At hindi lang marunong pala dumiskartes engineer kung paano pag-carbo loading. Ayan. Di ba mga kasabong? Diskartihan nyo yan. Pagka nakuha nyo kung paano yung tamang pagka-carbo loading, sabi niya, ako naman po ang turuan ninyo para naman umiscore tayo. Ayan. Of course, number third question natin si Gideon Tesoro. Magandang gabi, idol. Tanong ko lang, malapit na matapos ang stagan. Sabi nila, ang pointing depende sa bloodline. May basehan din po kayo, depende sa kulay, like dark fowl o light fowl. Thanks po. Tres Signores, GF. Sabi na, opo! Meron po talaga yan. Kalimitan po, ang paghahati natin ng ating mga linyada ay depende rin po sa kanilang mga kulay, yung dark fowl o light fowl. Pero sir, sabi ko sa inyo, lagi po kayong malilito dyan pagka binigyan ko kayo ng definito. Or sabihin na natin na yung mga manok nito, pwede kasi kayong malilito sir. May mga manok talaga na dark leg, pero sila, they what we call this, they absorb or they do yung pang light fowl. Dark fowl sila, dark leg. Ano? Mayroon po mga dark yung akin pong ano, yung akin pong Irish white tackle. Di ba puti? Sasabihin ko ang puti, dapat 'yan, light 'yan eh. No? Yung sa pointing ano? Di ba? Eh ang problema ng Irish white tackle ko, pigain po siya. I remember before nang lumabang kami, nagkamali po yung aming timbang. And kung nagbabawas po ako ng 60 sa stag, usually, ang naibawas po lumalabas is 120 grams. Eh, puro puti yung entry ko. Almost isa, 110, 120, ganun ang ibabawas ko sa kanya. And of course, sanction yun ng NFDB. Ang laki ng babayaran ko. Talaga mapapabuntong mga kayo mga kasabong. Kanya lang, sabi ko nga, yung sa pinakain. Walang tubig, walang kain. Kesa magbayad ako ng 10,000 bad weight change tag. Kung 5,000 ang bad weight, 5,000 rin yung change tag, 10,000 siya in total. Diba? Eh kung may tatlo kang manok, 30 million. Di pa binibitawan, talo ka na. Diba? Yung pinakain siya. Napalaban siya mga around 7 o'clock. O, sabi daw, wag daw akong yoyo ko. Nakikita daw yung bunbunan ko, di ba? Matindi yung aking director. Yun. What happened is, nagulat ako. Doon ko na-discover na siya pala talaga gusto niya. Dahil kailangan po, during the preconditioning or before you breed a certain bloodline, dapat alam niyo na po ang characteristic. Ako po ang nakikiusap sa inyo. Hindi po ang isang sani magtibay. Kung sinabi ko po sa ganitong linyada, pwede po kayong malito. Totoo po, ang sweaters pwede pigain, ang mga hatches pwede mong pigain, yung mga white hackles pwede mo siyang pigain, pero pwede po kayong malito. Kayo mismo malilito sa inyo kasi pwede po. For example, yung sweater mo, nilagay mo sa isang round head, half and half sila. Ang question dito, alit niya susundin ko yung dry side ba? Yung sweater ba? O yung Boston? Yung sa round head. Diba? Pwede kayong malito. Kaya po dapat inu-observe mo po yan during your preconditioning or bago mo siya i-breed, kailangan alam mo na yung linyada na to so that you will have an idea and then the precon, medyo konti na lang yung observation nyo. Kailangan nyo po tingnan. May mga dark leg na ang mga manok ay light ang kanilang gustong style o gusto nila yung may laman o may busog sila ng konti, may laman sila bago sila mapalaban. So, dapat po, ngayon sa stag, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy, papasweater man yan, no, mapano. Sa day of fight ka na lang mag-control ng water. All throughout the day, maganda lang yung tip mo, yung pagpapahinga mo.
ilagay mo sila sa pahingahan na hindi sila naiinitan para hindi sila uminom. Kasi ang manok po, it varies din doon sa sitwasyon. Kung mainit yung lugar mo, no choice ang manok mo, iinim. That is for them to cool down. Especially po, pag tinanggal nyo ang palong. Kaya minsan mapapansin yung mga sag pinatapya sa langla. Ang purpose po ng wattles o yung comb, yung mga kanilang lambi, yung kanilang pong tenga, yung ano, is for them to regulate the body temperature ng ating mga manok. Kapag ang stag natin, tinungusan natin ng sagad, nahihirapan sila lalo ng stag kasi wala naman po silang mga sweat glands na katulad sa atin. So what happened is, minsan, umiinit ang pakiramdam nila, they tend to drink more. Kaya dapat, kapag sila ay pinapahinga mo na, kailangan ilagay mo sila sa isang controlled environment para sila ay hindi masyadong uminom ng marami. Isa lamang po, ito pinakasay, pag hindi kayo sanay mag-dry o mag-ano, they will fight kayo mag-control ng water. Sa stag, ha? Saka, I don't think. Di bali na pong medyo maliit kayo sa laban, pero makikita nyo po ang manok nyo would cut, they would be more awake. So, mas lessen po yung magiging complication. Kumbaga sa ano, pinaka-safe na po yan na paghahanda. Whether it's a sweater, whether it's hat, whether it's a round head, pwede na po yun. Sa day of fight ka na lang mag-control ng water, kahit hindi mo siya painumin, it's for the reason that the muscles of your chicken will not really dry up so much in a day na walang tubig. Hindi mo makasabok. Ayan. Gusto ko sana makaharap kayo mismo para nakikita ko yung reaction ng mukha niyo. Ganun yung reaction, di ba? Pero syempre, ang dami nito. Ako lang, nakikita ko sarili ba? Ang liit pa nga ng monitor, yun. Hindi ko makita lalo. So, yun. You have to understand your own chicken. You have to know them. During the preconditioning, kung talagang namimili lang kayo ng manok, hindi po pwede. Tres senyores GF ng Isabela, ha? Na pwedeng ito dapat ganito. Ganito. Hindi. Pag-obserbahan nyo po, pag-aralan nyo kung ano yung gusto ng manok nyo. Kung gusto ba ng manok nyo na may konting kain, gusto ba ng manok nyo ay empty, pag-aralan nyo po. Kasi kailangan po yan ay merong step by step. May sabo siyang mahaba para i-discuss ko. Totoo po, kapag sweater yan, pwede nyo po siya kahit wala ng kain sa araw na laban or bunti lang, pwede po yan. Yung inyong mga roundheads, may mga lemons, gusto nila yung may konting kain. Yung mga sabi, 50% of regular ration, 50% na kain, pwede po yan. Minsan naman po, ay yung sweater ko, hindi ko pinipiga. Lalo pa, pag nakita ko, medyo yung manok ko, medyo na-delay na yung purga. Hindi ako nakapag-purga na on the last 10 days or 12 days before the fight, hindi ko masyadong in-empty yan. Tapos pag in-empty po yan, magwawala ang mga bulatik sa tiyan, mawawala din po sa focus yung laban yung manok. So, I have to feed them, score them para kayo naman. So, ganun po yan. Ang dami yung parameters na pwedeng naka-feed them. Okay? So, ganun po yun. May homework ka rin. Parang yung video, Tisoro.